Medyo umaapula na nga ang apoy na nagawa ni Chuck no noong nakaraan, pero tila ang kanyang mentor at idol namang si Zap no ang tumirada dahil siya naman ang ipinost ng isang tao na tila gusto rin siyang i-expose sa kanyang ginawa. Patingin ng panty left the group chat, pero masikip ang short ko join the group dahil sa pagkakataong ito si Zap no naman ang bida. Ngunit syempre hindi tayo basta-basta na lang maniniwala dahil aalamin pa rin natin kung ito ba ay totoo o peke, dahil alam naman nating may mga tao ngayon ang siyang sumisira sa ilang mga pro players na parang nangyari lamang kay Eman. Pero teka, kamusta ka batang? Balita ko, gusto mo ng balita. Itabi mo at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisahan na yan, tara. Unang-una, wala naman sigurong naglalaro ng MLBB ngayon na hindi kilala kung sino si Billy Alfonso o mas kilala ng lahat bilang si Zap no ng Omega. At kahit pa nga hindi naglalaro ng MLBB, abay sadyang kilala pa rin ang taong ito dahil siya lang naman ang pinakaunang pro player ng larong ML na siyang unang nakipag-collab kay Idol Rafi. Aba, sobrang bibihira o one of a kind nga ang pangyayaring yon, dahil si Zap no pa lang ang nakagawa nito sa history ng MLBB sa Pinas. Pero konting introduction lamang rin para sa kanya, si Zap no ay ang isang pruweba na may future sa MLBB. Dahil dito nga siya nagsimula at dito rin siya tuluyang nagkaroon ng magagarang sasakyan, bahay at investment, maging ang sunod-sunod na business sabay dahil rin ito sa kanyang pagsisimula sa larong MLBB. At sa katunayan, hindi naman itinatago ni Zap no ang patungkol sa kanyang bank account na mismo, dahil ito ay ipinopost niya rin sa kanyang Facebook page. At kung ating titingnan, ay mayroon nga siyang tatlong account. Yung una, 21 million pesos. Yung pangalawa, 12 million pesos. At yung pangatlo na naka-USD, abay naglalaman ng $158,000 o mahigit kumulang 8.7 million pesos. Nasa madaling salita, kung pagsasama-samahin ni Zap no ang halaga o nilalaman ng kanyang bank account, abay pumapalo nga ito sa 42 million pesos o halos katumbas na nga ng isang islat sa MPLPH. Pero lilinawin ko kabatang na ito ay nakapost mismo sa kanyang FB page na may 2.9 million followers. At kung magtatanong ka kung paano o saan niya nakuha ito, abay napakadali lapang niyang sagutin dahil open rin naman si Zap no patungkol rito. Dahil nga malimit rin siyang mag-post patungkol sa kanyang rivalry na kung saan paldong-paldo nga naman talaga ang taong ito, samahan mo pa ng kanyang mga business na kumikita rin at bonus na lang para sa kanya ngayon yung mga nakukuha niya sa larong MLBB. Sa madaling salita, napakalayo na nang narating nitong si Zap no, at sa katunayan, isa siya sa masasabi nating naging successful talaga na pro player ng larong ito. Pero dito na papasok yung bagong-bago na lumabas nga na kung saan ito ay pinos ng isang FB account na may pangalang Francine Placido. At dito ay may gusto muna akong linawin sa lahat. Dahil yung nag-post sa FB na may pangalang Francine Placido ay hindi ito yung naikwento na natin dati na si Francel. At sa tingin ko, hindi rin si Francine ang mismong kachat ni Zap no rito, kundi nag-repost lamang rin siya dahil malakas nga ang engagement nito ngayon. May mga nalilito kasi na nag-aakala na si Francel yung kachat ni Zap no, kaya ito ay nilinaw lamang natin na walang kinalaman yung streamer na si Francel, okay? Pero ito na nga, sa unang larawan ay ipinakita yung personal FB ni Zap no na Billy Alfonso. Ito ay para ipakita malamang kung sino ang kachat ng nasabing babae. Sumunod na screenshot ay tila gusto ni Zap no na i-follow siya sa Instagram para dito sila mag-usap, dahil hindi na nga di umano siya masyadong aktibo sa ibang messenger at yung mga importante lamang di umano ang siyang nagme-message sa kanya sa IG.
At ito nga yung IG na kanyang tinutukoy at legit rin naman kay Zapno talaga ang account na ito dahil mayroon nga siyang 250,000 followers. Dito ang sumunod ay ipinakita niya yung screenshot na kung saan finalaw na nga diumano siya ni Zapno. At syempre, ang kusunod nito ay dito na sila magsisimulang mag-usap. Dito ay sinabi ni Zapno na maliligo na nga siya at ang gusto niya di umano ay yung dumidila na parang ganito. Siguro ang kanyang tinutukoy kasunod, sinabi rin ni Zapno na masikip na nga ang kanyang short na gamit. Wala tayong dapat na ipangamba sa paninikip ng short itong si Zapno dahil sobrang dami namang pera ng taong ito at kayang-kaya niya pang gumawa ng tahian ng short sa laki ng kanyang ipon. Pero dito nga ay tila ibang short pala ang gusto niyang ipakita dahil dragon pala ang ibig sabihin ni Idol. Naku po, naloko na. Ngunit ito na nga, ating isiping mabuti kung ito nga ba ay peke o totoo base sa pag-uusap nila at base rin sa mga screenshot na kanyang ipinakita. Unang-una sa larawang ito, legit na si Zapno namang talaga ito pero ito ay profile picture niya pa noong 2021 at kung titingnan natin mayroon pa lamang siyang 500,000 followers. Ibig sabihin sobrang tagal na nga talaga ng pangyayaring ito parang katulad rin kay Chakno na 2 years bago ipinost. Pangalawa, yung sa IG naman ay kung mapapansin mo ang nag-follow sa kanya may pangalang Hey Zapno. Maging yung kausap niya sa DM ay ganito rin ang pangalan na ginagamit at dito ay pwede kang mapaisip kung legit nga ba ito. Ngunit kung titingnan natin ang IG account ni Zapno ay 5 times nang ang nagpalit ng pangalan na posibleng yung Hey Zapno ay talagang pangalan na niya dati since 2021 pa nga nangyari ito. At higit sa lahat may kasama pang video ang ipinost na kung saan tila nasa CRC Idol at tamang mirror shot lamang na mas makakadagdag talaga sa pruweba kung ito ay legit o hindi. Sa madaling salita, para sa akin 80% totoo ito at 20% na hindi ito totoo dahil posibleng nangyari talaga ito noon pa na sabi ko nga parang katulad sa nangyari kay Chakno. Sobrang umay na umay kasi ang mga tao noong taong iyon dahil kasagsagan nga naman ito ng COVID at malimit sa atin ay buryong-buryo na sa kani-kanilang mga bahay. At kung iisipin mo rin ang mabuti, kung may taong magpapanggap at maninira kay Zapno na parang katulad kay Eman na may gumawa ng account niya abay yung kay Zapno ay tila makikita mong yung mga old account pa nga ang kausap niya na ibig sabihin hindi ito bagong gawa para lamang manira. Pero yung 20% naman na hindi totoo para sa akin ay syempre dahil aantayin ko pa rin kung ano ang magiging sagot ni Zapno patungkol rito dahil syempre nga ay sobrang aktibo niya noong issue ni Chakno, di ba? Pero maisingit ko na rin nga pala ang part 2 na ginawang aksyon ng MPLID patungkol sa coach ng Geek Fam. Ito nga ay matapos siyang mamakyo sa mismong live ng MPL na kahit hindi niya pa ito sinasadya abay dapat pa rin parusahan. Sa unang anunsyo kasi ng MPLID ay tila nabigyan pa lamang siya ng warning ng mga ito pero hindi pa pala natatapos doon dahil nagbigay pa sila ng part 2 na kung saan dito ay sinabi nilang ibaban na nila muna ang coach ng Geek Fam sa dalawang magkasunod na match. Pero okay lang yon kasi alam naman nating kayang-kaya ni Baloyski nagampanan muna ang trabaho ng pagiging coach. Ito kasi ay dahil kailangan talagang parusahan si Coach Renz. Dahil kung warning lang kasi ang ibibigay nilang parusa, abay iisipin ng ibang mga pro players na warning lang rin pala ang makukuha nila sa oras na gawin nila ang ginawa ni Renz.
Ito ay magkaiba kabatang sa ginawa ni Oheb ha? Dahil yung kay Oheb, malinaw naman na ginawa niya ito dahil sa galit o inis niya kay Kelra. Samantalang yung kay Renz ay dahil nagkamali lamang talaga siya ng hand gesture na dapat ay tuturo lamang siya sa itaas. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa idol ng marami na si Zapno. Bili ka na lang ng bagong short, idol. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time. Mwah.